today's video. For today's video, ang gagawin naman natin is magluluto tayo kasi Friday ngayon. Ang normal na ginagawa ng mga caregiver dito sa Israel is pagsalasahan, maglilinis ka, or magluluto. So ako, hindi ko masyadong kinakarir yung paglilinis kasi caregiver naman tayo, hindi naman tayo tagalinis ng bahay. Charot. Eh, ganun naman talaga. Bali, ang ginagawa ko for Friday, nagluluto ako ng marakof. Marakof nga pala sa kanila is yung chicken soup. Simple chicken soup lang yung ginagawa ko kasi hindi pwedeng kumain ng kulay green ang aking alaga. Kasi bawal sa kanya yung kulay greens, mga greens. Kailangan yung mga carrots, tapuak adama sa kanila is potatoes, tapos geser naman yung carrots sa kanila. So, before ako natutong magsalita ng salita nila, napakahirap talaga, guys. Sobrang hirap. Halos maiyak-iyak na ako araw-araw. Hindi ko talaga maintindihan kahit anong pilit na gusto ko kasi nung unang ko is sasalita siya ng English. So wala kami problema. Nakakaintindihan naman kami kahit English Carabao lang yung sinasabi ko. Siyempre, kakaintindihan kami kahit pa paano. Pero ito talaga nung una kong dating dito. Si 4 months pa lang ako dito sa bago kong trabaho. Kumbaga, nag-a-adjust na naman. Nung bago kong dumating, may sinasabi siya sa akin niya. Tapos ang masama pa, ang malma pa nito is malma meaning matindi, parang ganun. Sa Batangas kasi malma ang sinasabi namin. Ang malma pa nito is bulag siya, guys, bulag. So, ang hirap, hindi ka na nakakaintindi ng Ibrit, tapos bulag pa. So, much better kung yung it's okay kung sana na hindi nakakakita yung alaga mo, may tuturo niya kung anong gusto niya, pero dito, as in talagal, walang-wala akong alam nung una. Basic, siyempre, bago ko naman i-deploy dito sa Israel. At least, may aram kang basic dito sa, may basic na salita. Pero hindi pa rin mas-speak sa kanila enough. Hindi pa rin enough na may alam ka na kahit ko. I mean, hindi enough yon for a blind person na kasama mo dito sa bahay kasi hindi ko ma-explain or masabi yung kung anong gusto ko sabihin. So, ang ginawa ko noon, araw-araw ako nag tumatawag sa kapatid ko, nagte-text sa mga kakilala ko dito na matagal na, "Uy, anong ibig sabihin nito?" Tapos ayun, until na discover ko yung Google Translate. Yung bago na kasi ngayon yung Google Translate nila. Yung Google Translate ngayon ay merong camera, pwede mong picturean yung words. Tapos meron namang explain ko na lang sa inyo bukod yung about sa Google Translate and then nag-download din ako ng mga apps na kung ano-anong apps na para sa Hebrew language. Tapos araw-araw kami nanonood ng TV or nakikinig ng radyo. At too good naman na yung amo ko is may patient na magturo sa akin kung anong ibig sabihin nun. So araw-araw ako nagtatanong na anong ibig sabihin nito, paano ko sasabihin nito. At too good na tinutulungan naman niya ako. So eventually, hindi naman ganun ka-fluent, pero at least kahit pa paano naiintindihan ko na yung sinasabi niya. At least kahit paano nakakasalita na rin ako kahit konting salita nila. At the same time, nagkakaintindihan din kami, pero hindi pa rin sapat yun talaga. Ang hirap talaga ng language pag may language barrier. Kumbaga, hindi mo ma-express ng tama yung dapat mong sasabihin or hindi kayo magkaintindihan. So, nagko-cause yun ng problem. So, I try to figure out kung anong mabisang gawin. Kasi, ang hirap, nakakasakit sa ulo, parang feeling mo,
wala kang ginagawang tama. Kasi hindi mo ma-express, tapos hindi niya makita yung ginagawa mo. So, ayun. Mahirap, mahirap. So, para sa mga bago dyan, lalo na sa ano, advice ko sa inyo, much better na magsimula kayo sa Ibrit na Amo o nagsasalita ng Ibrit na Amo kaysa mag-start kayo ng mahabang English ang pagsasalita ng amo. Kasi once na napalipat ka sa Ibrit na Amo, mahihirapan ka talaga kasi mapwera na lang talaga kung meron naman tao na gifted na madaling matuto, madaling makakope, madaling makapag-adapt o madaling makapagsalita ng salita nila. So, na discard mo na rin yun kung paano mo gagawin yun. Pero for me, ang mga advice ko lang is, it's better na huwag kayo matakot na maghanap ng amo na Ibrit mismo kung first time nyo, or huwag kayo matakot kung first time nyo or kung maghahanap ulit kayo ng amo. Mas better na Ibrit na lang ulit ang hanapin nyo kasi mas maganda nito. Matututo kayo magsalita ng salita nila. At the same time, siyempre sa labas, hindi naman lahat nakakaintindi ng English, hindi naman nakakaintindi lahat ng salita natin. So, kailangan mo din talagang matuto talaga ng salita nila. Kahit paano may bibilhin ka or may ano, makakapagsalita ka ng salita nila. And for some people na nakatira na dito sa Israel, marami yung nagugulat na, uy, ang bago-bago mo pala, marami ka ng Ibrit. Sabi, ilang taon ka na nagtatrabaho dito sa Israel? Sabi ko naman, 4 months pa lang ako. Sabi, ma, bakit ang bilis-bilis mo magsalita ng Ibrit? Sabi ko naman, ako naman kasi, kaya ako mabilis matuto, share ko lang sa inyo, is not to brag, but to share kung paano ko madaling nakukuha yung mga salita, is araw-araw kong, ang way ko is, pag araw-araw mong naririnig yung salitang yun, na tumatatak na sa utak mo, at the same time, pinapractice ko rin siya, nasabihin. So, it's up to the kausap ko kung maintindihan niya ako or hindi. Ayun, so, dun sa Google Translate, parang lalabas yung English translation, itatapat mo lang yung phone mo doon sa kausap mo, tapos ano na siya, lalabas na yung English translation. So, maintindihan mo yung sinasabi niya. Yung routine ng mga nagpapelot dito pag Friday, it's either magluluto or maglilinis ng bahay. So, dahil Friday, isip-isip na naman ako kung ano ang lulutuin and hindi pa po tayo naliligo. Oh, no! So, wala pa pong nangyayari sa... Wow! And for today, ang nilutuin ko is marak off. Yung marak off is simple marak off lang yung lulutuin ko kasi yung alaga ko, hindi siya kumakain ng mga greens. So, di ba pag ang simple, ang main ingredients naman ng marak off is yung carrots, potato, celery. Eh, hindi naman kumakain yung amo ko ng greens. So, gezer at saka tapuak adama lang yung ating ilalagay with the chicken wings. Gezer sa kanila is carrots, tapos yung tapuak adama naman ang tawag sa kanila ay tapuak adama potato. Pero alam mo yung barok, yung kumbaga sa English ay English carabao. Kaya minsan niisip ng alaga ko, galit ako sa kanya. Kasi, alam mo naman, mga taga-Batangas. Mga taga-Batangas kasi, ang salita nila yung parang pagalit minsan or malakas ang boses. Tapos, siyempre, pag, lalo na pag nagpaliwanag. May incidents pa ano na nag-uusap kaming magkakilala. Yung matagal lang hindi nagkakita. Tapos, nag-usap kami noon, nagkita kami sa Manila. Sabi ng mga, ano, may narinig ako na nagsabi na, magkagalit bang ngayon? Bakit gano'n nagsisigawan sila? So, gano'n na yung nakalakhan namin na, ano, although hindi nga talaga maganda siya kasi parang nag-aaway na. Eh, gano'n talaga eh. Mahirap baguhin. Kaya, yun ang isa sa minsan na nagiging problema namin dito. Kala nung alaga ko, galit ako.
Pero yung totoo, napapaliwanag lang naman talaga ako. Magagawa ko, ganito yung boses ko. Ay. At saka nga pala, tuturo ko sa inyo yung paano magluto ng burgul. Yung burgul, eh, parang siyang couscous. So, yun yung nire-replace ko na as kanin. Kasi hindi na ako, matagal na ako hindi masyado kumakain ng kanin. Kanin kasi, mabigat siya chan. And, wala naman masyadong gagawin pagkatapos kumain, kundi humiga. So, hindi ako kumakain masyado. Para lang kung hindi ako napagluto ng burgul. So, yung burgul, pwede siyang gawing salad. Salad talaga. Pwede siyang gawing replace as kanin. So, ginagawa namin ng matanda ko tuwing Shabbat, nagluluto ako ng ganun. Tapos, dito ang estelala dito ng pagkain is magluluto ka na good for 3 days. Ayaw nila nung paluto-luto. Yung luto ka na luto araw-araw sa gasol. Alam mo naman yung mga tao dito, mga kurips. Ewan ko kung kuripot to, talagang kuripot lang talaga. Hindi ka tulad sa atin na pag naisipin mo na magluto or magluto ka araw-araw, hindi, sa kanila kasi hindi nila preferred yung fresh kainin or mainit. Gusto nila lulutuin na, tapos lalagay na lang sa rep, tapos painit ka na ng painit, which is, although nakakatipid ng oras, pero hindi siya talaga recommendable na gawin kasi hindi siya fresh at the same time. Parang hindi okay kainin. Parang, pero wala tayong magagawa. Yun ang gusto nila. Siyempre, susunod lang tayo kasi nagtatabaho lang naman tayo dito. And wala tayong magagawa. At ayun. Ito na lang. Until next time ulit. And bye-bye.